ang gagawin natin ay surround yourself with people of faith. At dito ngayon papasok ang community. No, people with faith can also alleviate, tinataas, no? I-elevate or itaas ang ating pananampalatay. Kung nanghihina tayo, punta sa community, punta sa kaibigan na malapit sa Diyos, maka-Diyos, nagdarasal, taong simbahan, punta kay Father, punta sa Madre. Minsan mga Madre, lagi kong nilalapitan yan, humihingi ako ng prayers yan, kasi madasalin yung mga yan eh. Surround yourself with people of faith and you will see that your faith will also grow. Lalago din po yan. Naalala ko isang community, yung pinuntahan ko eh. Building yon. Nung mayat-mayat, pag nasa first floor ako, nakikita ko, nag-holding hands, kasi lunch break yun, no? Nagpe-prayer sila. Oh, sabi ko, nakakataba naman ng puso, nakaka-inspire naman. Tapos aakit ako sa second floor, dala-dala ko yung mga love offering ng aking community, aabot ko doon. Nakikita ko, ano, kapit-kapit ang kamay, hawak-hawak, nagpe-pray din sila. Pinagdarasal nilang isa't isa. At doon ko naramdaman na I was surrounded by people of faith. Pinapaligiran ako ng mga taong malalakas ang pananampalataya. Kung naalala po natin yun, akin talk last month, no, malakas kay Lord. Yun. Kaya para-paraan lang yan para tayo maging malakas kay Lord. Surround yourself with people of faith. Ano pa? Isa sa mga naging hadlang po ay yung roof, yung bubong. Noong panahon po ni Jesus, parang ganito ang intsura ng bubong, ng mga bahay nila eh. Although medyo modern na po ito, pero halos ganyan. Houses in those days had flat, ayaw mo nakikita niyo po ba, nakapula? Houses in those days had flat roofs, flat yung mga bubong nila. Hindi katulad mga bubong natin dito ngayon, parang ganun, di ba, triangle, that were made of clay and straw. Clay parang putik, tsaka yung straw parang ano yung talahib na natuyo. They usually had stairs on the outside. May mga hagdanan sa labas, parang dito, yan. May mga hagdanan sa labas. So people can climb up, makaakyat, para magpahangin kasi mainit sa lugar na yun eh. At yun po ang ginawa ng apat na kaibigan ng taong paralitiko or paralyzed person. Umakyat sila sa bubungan at binakbak yung bubong. Yun nga, no? Siguro, yun may-ari ng bubong, nag-iisip, magkano kaya aabutin ito pag pinaayos ko? Minsan po, may mga bubong na humahad lang din po sa buhay natin. Roof, covering, no? Nakaharang sa pagbuhos ng biyaya ng Diyos. At madalas po, ano po yung harang na yun para hindi tayo mapapatakan ng ulan o biyaya ng ating Panginoon Diyos? Madalas po ay ang unconfessed sin, kasalanan. Minsan nagiging hadlang ho talaga yon para hindi makadaloy ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Kaya anong nakikita po natin sa Ebanghelyo? Yung higaan ng taong paralitiko. Doon siya nakahiga. Parang comfort zone. No? Ayaw nang umalis doon. Buhay po natin kumisang may mga comfort zone din po tayo. Kaya halimbawa po, yung mga comfort zone natin ay yung ating lumang buhay. No, tinatawag na ng Diyos na magbago, ayaw pa rin, nandun pa rin sa lumang buhay, enjoy pa rin. Ayaw iwanan yung kanyang hanap buhay na hindi maganda sa Diyos, yung pandaraya, yung pagkikickback, ayaw iwan yung malaswang pamumuhay, ayaw iwan yung buhay na punong-puno ng bisyo, naging comfort zone na. Kaya yung obstacle po na yun, kinakailang ma-overcome din po natin para paraan na naman. Gumawa tayo ng paraan para maiwan natin ang ating old life. Balikan po natin yung bubong. Mamaya na. Ito pala, Philippians chapter 2, verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Ano sabi dito? Work out, kumilos. Work out, no? Para ka nag-exercise. Work out. Asan yung work out? Ayan. Work out your salvation. Kaya po ang kaligtasan po natin ay talagang dapat pinaghihirapan din po natin yan, di ba? Hindi po ipa-easy-easy lang, pa-banjing-banjing lang. Sabi pa nga dito, with fear and trembling. May takot at panginginig.
kasi po mahirap ang kaligtasan. At yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus dito sa taong paralitiko. Yun siya ay maligtas.